Ang pagtulong na walang kapalit, bukal sa kalooban, ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sasainyo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Ngayon, magandang hapon na naman po muli, araw ng Huwebes. Dito po tayo sa Sulong na Bayan sa ngalan ni Miss Loli Acosta. Ito po si Ryder John. Humahalili sa araw na ito. Ayun po, bago tayo magpatuloy ay kumustahin po muna natin ang ating mga bagong bayani, mga OFW nandyan sa Saudi Arabia. Napakarami po ng ating mga tigapakinig at mga nanonood dyan. Dyan po sa Dubai, sa Qatar, sa Oman, yan, yung mga Middle East po na yan. Mga OFW natin palaging nakatutok dito dahil alam nila na palaging merong handog ang Sulong na Bayan. At siyempre, dito lang yan sa himpila Todo ang Lakas sa 882 DWIZ. At huwag kakalimutan, ano po, mapapanood na tayo sa IZTV. Kung meron kayong mga TV box dyan, hanapin lamang ninyo, scan lang ninyo, makikita na ninyo ang IZTV. At siyempre, matadownload na rin ninyo ang application sa Google Play Store at sa Apple, sa mga devices na iPhone at even yung mga tablets na iPhone, madadownload na ninyo ang DWIZ na mga applications para mapanood ninyo lahat ng programa dito sa wala nang iba, sa himpilang Todo ang Lakas. Ayun, siyempre, bago tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang aking isang kaibigan na kasama sa PSRC Philippine Suzuki Riders Club na si Ricky Garcia Cero. Siya po ay maglalakbay patungong Down Under. Ayun po. Ingat-ingat lamang, rikitik sa iyong pagbabiyahe. At huwag kalimutan kumain sa aeroplano. Ayan ay libre. Ha? Kasama yan sa binayaran mo. Ika nga. Ayun. So, bago po tayo magpatuloy, pinapaalam lang natin sa ating mga tigapakinig at mga nanonood na kapag kayo po ay luluwas o papasok, pupunta sa trabaho, sa opisina, sa lugar na inyong mga pupuntahan, magbaon po kayo. Alam po ninyo kung ano yung dapat yung baunin? Magbaon kayo ng maraming pasensya. Ayun, hindi po yung tinatawag na pasensyang tinapay na snacks. Magbaon po kayo niyan. At sa traffic po kasi ngayon, grabe, imagine ninyo. Napaka-traffic po all the hours of the day dahil nga po magpapasko na. Ilang araw na lang, Pasko na dahil ayan, ang ating mga kababayan ay rumarakit na, madalas nasa labas, naghahanap ng mga oportunidad, napakasipag magtrabaho, pumasok sa kanilang opisina para ang kanilang 13th month pay hindi ma-hold ng opisina. Ayan, kaya huwag pong kakalimutan, paalala po palagi lang magdadala ng pasensya. Dahil nga naman po talaga namang napakarami na ng sasakyan. Imagine niyo, nag-travel kami from somewhere in Las Piñas going to Novaliches and Fairview. It took us almost 2.5 hours. Nag-skyway na kami, ha? Traffic pa. Ayun. Well, sa larangan naman po ng traffic, napakaganda naman ng sinabi ng MMDA na sa ganitong season, yung mga maliliit na mga traffic violations ay patatawarin na nila dahil nga naman para maiwasan yung maging cause ng traffic. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi lang po sa EDSA. Ha? Kalakang Maynila at Quezon City, yung mga nagiging cause din ng traffic is kapag meron pinaplug down ng mga sasakyan na nagkaroon ng violation sa traffic. Titigil yan dun sa shoulder, no, sa kanan. Focus na yan ng traffic dahil nga merong nakahinto doon na tinitikitan. Ang ugali pa nating mga Pilipino, pati po ako, kasama ako dyan, talaga namang Aussie. Alam niyo po yun, hindi pa Australian, ha? Aussie Zero. Isang cause yan ng traffic din na meron lang nakaparada doon na tinitikitan. Talaga namang napakahaba na ng traffic. Payo po, ano? Iwasan na po natin yung magiging OC dahil nga naman para naman hindi mag-cause ng traffic. Ayun. At saka siyempre, bukod po dyan, napakaganda ng narinig natin, hindi naman yan dahilan para mag-violate tayo sa traffic rules and regulation. Pero, mga driver nating kababayan, tayo po'y mag-ingat-ingat at palagi po tayong magiging disiplinado sa kalsada.
Lalo na po ngayon, napakaraming mga motor, mga courier natin. Pag-ingatan, ingatan nyo po yan sila. Intindihin nyo na lang na kanilang dinadalang sasakyan, two wheels. Ayan po, talagang very, very dangerous yan na masabitan natin sila, ayan, tataob. At alam nyo na, kaya pinagbabaon ko kayo ng maraming pasensya dahil ang mga rider din natin, bigla-biglaan na lang kakat at pepreno sa harapan natin. Ako po, natanggap ko na yan bilang rider din. Minsan nagagawa ko yan, pero ako rin naman ang kumokorek sa sarili ko. Naintindihan naman natin na kasi kaya ginagawa yan ng mga two wheels, no? Ng mga motorsiklo, dahil kailangan talaga nilang makaalis na ron kung saan traffic para hindi na sila makakos ng traffic. Ang iba pa, mas mahirap po, no? Sa mga four wheels na katulad ko na nagmamaneho, intindihin na lang natin, although sometimes talagang irritating yan, pero ayun, sinasabi ko nga sa inyo ang dahilan. Dahil ito mga nagmumotorsiklo natin, mga kababayan, kahit na ako, ramdam mo ang bigat ng iyong motorsiklo kapag ikaw ay mabagal at nakahinto. Kaya talagang ang motorsiklo is design ng umaandar ng umaandar. Ngayon, pag nag-build up ang traffic, pagbigyan na natin silang lumusot ng lumusot, nga lang minsan, tayo mga driver ng four wheels din naman, I'm also rider, no? Kapag po, naman, tayo naman sinisingitan na sinisingitan, hindi naman tayo maka-abante. Tayo naman ang nade-delay. Ang kalungmalungkot pong katotohanan, tanggapin na natin na tayo ay nasa Pilipinas, na ang setup po ng kalsada talagang ganyan. Hindi na natin maiiwasan yan. Tignan nyo naman ang setup natin, i-compare natin sa mga ibang Asian country, katulad ng Singapore. Itong ating setup ng kalsada at mga bahay, no? Sa kalsada, paglampas mo, makikita mo, ayan na yung gate at ayan na yung pintuan. Di ba? Kaya talagang masukal po. Tanggapin na natin yan, masanay na tayo. Tayo ay magpasensya na lamang. Anyways, nandiyan na po ba ang ating magiging kapanayam ngayon sa araw ng Huwebes? Yung ating mga nasa newsroom, andiyan na po ba ang ating magiging guest na si, mamaya ko na ipakikilala. Sige, bigyan nyo lang po, ipasok nyo lang po siya sa Zoom pag nandyan na siya at nai-introduce na natin siya. Okay, going back, again, it's because it's Christmas season, How many months ago, September, dito po sa Pilipinas, talaga namang Setyembre pa lamang ay Merry Christmas na. Nagliliwanagan na po ang mga kalsada, nagliliwanagan ang mga bahay dahil sa mga decorations. Kaya talagang dito sa Pilipinas ay buhay na buhay ang spirito ng Kapastuhan, At kasama naman po niyan talaga ang pagdami ng mga sasakyan sa kalsada, pati ang mga tao sa mga malls, talagang kahit saan ka magpunta, pila. Ultimong sa CR ay pila. Kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na kung pwedeng huwag na muna lumabas kung hindi naman necessity ang mga lalakarin ninyo, kung hindi naman talaga ay ng necessidad, iwasan na para hindi tayo makadagdag sa mga pakalat-kalat sa kalsada. Ayun, i-schedule po natin ng tama yung ating mga lakad para naman hindi rin tayong gumastos ng extra. Extra sa gas, extra sa toll fee, extra sa Grab, di ba? Extra sa sinasakyan nating taxi, extra expenses po yan. Kung maiiwasan po natin lumabas, iwasan na muna natin kung talagang hindi naman ganun ka-importante. Or again, better yet, i-schedule po natin ang tama yung mga lakad natin para naman, di ba, yung isang lakad natin buong maghapon, marami na tayong magagawa niyan. Huwag na natin ipagpabukas. Ayun, ano bang tawag doon? Manana habit. Ayan, isa yan sa mga karakter natin na buti naman nalalaman natin para makorek natin. Lahat po tayo is guilty of having that manana. Diba? Yun, ayan sabi ng nanay ko yan, pag inuutusan ako, bumili ka nito, kumuha ka yan, gawin mo to. Sagot ko lang is, manana. Yun pala yung manana, pero ngayon alam nyo po sa mga tigapakinig natin, ng mga nanay at tatay, nag-progress na po yan. Dahil nga, cyber era na tayo, yung mga anak natin, kapag inuutos na natin, parang manyan na rin ang sagot. Nga lang, alam mo kung anong sagot? Wait. Pakigawa mo nga ito, pakigawa niyan. Wait. Anong wait? Bakit? Yung pala naglalaro ng online games. Diba? Sa mga nanay, sa mga tatay, ilimita po natin ang ating mga anak. Lagyan natin ng schedule sa paglalaro ng mga online games na yan. Kasi, ang matindi sa online games na yan, live yan Meron silang mga kalaban na nasa iba-ibang lugar. Hindi katulad noon, kapag laro, katulad ng mga inabot namin na
Game and Watch. Ewan ko kung may makakarelate na mga kasing-idaran ko dito. Game and Watch, yung mga ganyan, di ba? Eh pwede mong i-post, pwede mong ihinto muna ngayon. Yung mga online games na yan, minsan kustahan pa. Kaya hindi nila pwedeng iwanan muna dahil may mga kasama sila ron. Ayun lang ang isang problema dyan sa mga online games na yan. Kaya ang mga magulang ay pinapayuhan din, nabigyan ng limit ang inyong mga anak sa paglalaro ng mga ganito dahil nakakasira din naman po kasi ng mata. Ayun ang nagiging problema. Eh, according to World Health Organization, by 2025, tataas na ang numbers ng mga taong merong problemang malala sa mata. Although, magiging parang sabi, 60%. Ha? I will check, ha? Kasi sa research ko, ayun ang lumalabas dahil meron akong sinusuot na glasses na napakaganda. Eh. Saka ako na siya ikikwento. So again, going back po dun sa mga anak natin na nagkakaroon ng manyana habit na ano naman sa atin, naman na, ngayon wait na. Ayan. Okay. So again, huwag kakalimutan po, magdala ng maraming pasensya dahil sa kalsada natin ay talagang grabe na po. Ngayon lang, as I speak, nandito po ako sa ilalim ng LRT. Yun, at kitang-kita ko kaliwat-kanan, grabe ang traffic. Anong oras? Alas dos. And normally, yung mga ganito, hindi pa nagsisimula ang traffic after 4:30, 5 o'clock. Nagsisimula ng rush hour dahil naglalabasan na ang mga estudyante, naglalabasan na ang ating mga nagtatrabaho sa opisina, nagsasabay-sabay. Pero ngayon hindi eh. Nakikita natin eh. Ang mga traders natin talagang palaging nasa labas ng kanilang mga bahay at naghahanap ng opportunity. Nagbibuild up ng mga stocks para maibenta sa merkado. Sa public market, sa mga supermarkets. Ayan, ito na po. Ito na yung season of building up ng mga stocks para pagdating ng... Ito na, itong mga season na ito, bilihan na ito, ika nga. Ito na, nagsisimula ng talagang maghanda-handa ng mga kung ano-anong, di ba? Ipang-noche buena, matagal naman, isang buwan pa yan. Pero yung iba, nagsisimula na, nasa isip na nila kung anong gagawin nila. Okay, so again, calling, andyan na po ba ang ating makakapanayam ng ngayon na... okay, sige pa, ipasok lang sa Zoom, kung nandyan na. Ayun. And of course, get well soon kay Kuya Bob na brother-in-law ni Miss Lolly dahil po right now siya ay nasa banig ng karamdaman. At we pray for his quick recovery at sana hindi masyadong naapektuhan yung kanyang health. Pero whatever it is, it is God's will kung ano po ang mangyayari. Kaya siyempre pinapayuhan din po. Sabi nga nung kapatid ko, nakita ko sa Facebook, ngayon pa lang, nagpabike na siya. Bakit? Naghahanda na siyang magpalakas ng katawan dahil darating na ang season of season of eating. Magpapasko na. Kainan na po yan. Talagang i-expect po natin na mag-gain tayo ng weight kapag ganitong season. Kasi kung mapapansin ninyo, less talaga ang hindi naman sa sa karamihan majority nagiging less kasi ang physical activities, lalo na yung mga exercise, nakatutok sa pagtatrabaho, sa sa sideline. Siyempre habang nasa sideline ka, magugutom ka, kaya kakain ka ng kakain. Ayun ang isang dahilan kung ba't nag-gain tayo ng weight, Ayun. So, paalala din, na pag-ingatan po natin ng ating mga kalusugan. Kung pwedeng tayo ay mag-ehersisyo, sabi nga ng doktor, miski nga 30 minutes, pa sa everyday. Ayan, meron tayong activities na ganyan, malaking tulong yan, Kaya, huwag kakalimutan. And then again, ang ating, kinakalaban pa na COVID-19 is nandyan pa. In fact, parang sabi, tumaas na naman nga. Narinig ko the other day, tumaas ang cases. Pero ang kagandahan lang dyan is aware na ang ating mga kababayan on how to battle itong virus na ito. Alam na po ang mga home remedies. Unlike noon, talagang blankong-blanko tayo, talagang nakakatakot. Pero ngayon, mabuti naman kahit na ganung alam natin magpanganib yan, marami na rin namang nabakunahan, yung herd immunity, yan, andyan na, marami nang nabakunahan, marami nang na,
nakapag-second dose, meron ng mga boosters. Ayan, kaya ayo hindi na ganoon ka-fatal sa atin dahil sanay na tayo. Alam na natin kung paano lalabanan. Yon. Okay, so again, nandiyan po ba ang ating makakapanayan ngayon? Wala pa po. Ito, mag-update na tayo. Pero pwede po na lang tawagan ng ating isa pang guest, ano? Kung available na siya, tawagan po natin, ano? At para, alam mo na, makausap natin, makakwentuhan natin. Kailangan po, mamalaman din natin kung ano ang nangyayari doon sa kanyang barangay. Ang ating pong isa pang makakapanayam ay si Cap Harold Ramos. Ayun po, hindi ko po kamag-ana. Pareho lang kami ng spelling ng apelido. Pareho rin ang tunog. Ayun. Isa po siyang kapitan dyan sa isang bayan sa Rizal. At maganda po na makakwentuhan din natin siya para malaman natin kung anong update dun sa kanila. Kung available na po siya sa phone, kaya pwede ba natin silang tawagan dyan sa communications assistant? Sa COMA? Anyways, sige po. Patuloy natin. Today is November 17, Thursday. Ayun, napakarami na naman pong mga news. Ano, ayun, okay. Hello, 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 Miss Laila Lay Mohammed ng Assistency Insurance. Yes, hello po sa inyo. Kamusta po kayo? Kumusta po kayo dyan? Ayun, talagang nagdo-double-double pa yung ano ko, ha? Nasa office po kayo ng Assistency? Yes, sir. Okay. Here in San Juan po. Nasaan po? San Juan, sa may Green Hills po. Ah, okay, malapit lang. Okay, let's make this brief and quick. Okay, can you please introduce yourself aside from being the affiliate program manager ng Assistency Insurance? Tama po ba? Yes po, Assistency Healthcare, yes po. Okay, so please tell us about Assistency, kung paano po ito nag-start. Sure. So, Sir John, magandang hapon po. And I'm sending my regards kay Miss Lolly ano, and to her brother. So, to let you know, Assistency po, we are a digital healthcare company. No? We provide end-to-end care, lalo na para sa mga migrants natin, sa mga OFW, at sa family po nila. No? So, end-to-end, meaning from the time na may maramdaman ng isang pasyente, until the time na iresetahan sila ng doktor ng gamot nila. Yeah. So we have a total of 18 years of experience po in the countries. No, we have Venezuela, Dominican Republic, Mexico, Guatemala, and then Philippines po is the first Asian market to open. Kasi syempre madami tayong migrants eh, no? Tayo yung isa sa pinakamadami talagang migrants sa ibang bansa. So dito unang in-open ang Assistency. Our goal is to provide affordable healthcare para sa mga OFW at sa mga naiiwan nilang loved ones here in the Philippines. Wow, that's nice. Okay. May question ako, Miss yes, Lai. I will call you Miss Lai, ha? Okay. Yes, po. Ano yun? Your product is custom-made for OFW. Okay. Why OFW? Yes, po. We are targeting OFW para wherever they are. Okay, okay. So, right now, marami na ba tayong members na mga OFW? Well, you will get a healthcare policy para sa maiiwan nilang loved ones dito sa Philippines. Kasi ako, malaki din ako sa family ng OFW at alam ko na medical emergency, hindi pa makakapagpadala ng money. Now, if they have assistance sa family nila dito, in times of, can answer their questions, hospitalization, surgery, ambulance, lab test, even yung medicine delivery, wow, they deliver na sa bahay ng family nila dito. And the good thing about it, si OFW, once they get a healthcare policy para sa family nila dito, even yung OFW can enjoy yung telemedicine. So, syempre, pag nasa ibang bansa ka, mahirap din magpa-doktor doon, di ba? Pag iba yung lingwahe nila, hindi mo basta-basta ma-relay or ma-explain yung nararamdaman
naman mo. So with telemedicine, wherever they are in the world, they can also talk to our Filipino doctors para dun sila makakuha ng consultation and prescription also. Okay, that's very impressive. Ah. Yung system ninyo, maganda talagang custom fit yan para sa mga unang-una bukod sa mga OFW, dun din sa mga nagta-travel. Miski hindi OFW. However, may question ako, ano yung age limit? Na ano yung the eldest na dapat natatanggapin pa ninyo? Ah, that's very good question, sir. Kasi usually dito sa atin, ang kaya lang i-cover ng healthcare policies up to 60 and 65 years old. Correct. So with assistancy, we can cover 0 to 85 years old. At kahit po may pre-existing conditions, we can cover right away. May diabetes, may cancer na stroke na, di ba? Kagaya sister ni, brother ni Ms. Kung na heart attack na ganyan, pwede pa rin natin i-cover yan, sir. Cover na po yung needs nila. So yung especially migrants, they can have peace of mind. Kahit malayo sila, yung pag-aalaga nila, nandyan pa din, di ba? Yun yung kapalit habang nasa sa malayo po sila. Correct. Alam mo, meron isang example dyan, ha? Meron akong kaibigan na galing sa States, umuwi dito, at dito siya inabot ng sakit. Ngayon, ayun ang isang nagiging challenges niya, eh. Na parang nalimutan yata na mag-apply ng travel insurance. I'm not sure if travel insurance covers yung katulad ng mga ganyang medical expenses or medical ma-attendan yan agad. Kasama ba dyan? Pwede, sir. So basta ang coverage natin within the areas here in the Philippines. So for as long as you have a coverage and you're here in the country, in our covered areas, kasi currently po we are available in Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, and Rizal. Pero we are continuously growing pa. Before the end of the year, we will also open in Pampanga, Pangasinan, Cebu, and Davao na din. No? So for as long as they're here, kahit nagbabakasyon lang, maganda nga dyan. Actually, may mga ganyang kumukuha din sa amin, mga OFW. May insurance sila sa home country nila, pero magbabakasyon sila dito. Gusto nila, even if they're here, they are covered, di ba? So, yes. Meron din ganyan, sir. Yes, that's very important, di ba? Kasi, siyempre, minsan, ika nga aligagana pag magta-travel ka, eh. Minsan, talagang nanilimutan mo na yung mga bagay na ganyan. Eh. This is one thing na dapat. Meron tayo, ika nga, alam mo, I'm a motorcycle rider. Sinasabi namin, ang insurance, dapat meron ka pero wag mong gamitin, iwasan mong gamitin. Correct. You know what I mean? Parang helmet. Correct. Yan eh. Dapat meron. Correct. Ka yan, isuot mo pero wag mong gamitin, iwasan mong gamitin. Ibig sabihin, pag ginamit mo yan, sumemplang ka. Ah, di ba? Doon sa terminology ng rider. Kapag ginamit mo yung helmet mo, bumagok ka o tumaob ka. Ganun din, similar to insurance. At saka alam mo ang kagandahan yan ngayon, ang mga Pilipino is open na sa mga ganyan. Naiintindihan nila na nakikita na nila that is a need. It's already a necessity. Di ba? Opo. Natutunan natin yan because of the 3 years of pandemic, karamihan sa atin, walang kilalang doktor. Hindi alam kung saan hospital pupunta, ganyan. Now with assistancy, 24/7 yung telemedicine natin. Kahit anong oras at kahit anong araw may matatawagan po silang doktor, di ba? Meron din kami yung ganyan, sir. Actually, yung ambulance transfer namin, unlimited din yan. Pero yun nga din yung joke namin. Kahit unlimited siya, sana hindi nyo siya kailangan gamitin ng ganun kadalas. Exactly, diba? Madaming emergency. Okay. Sige. Magbe-break muna tayo, ha? Maganda itong pinag-uusapan natin. I want to elaborate more tungkol dyan sa mga services na may difference nito sa iba, ha? But right now, we have to pause for a break, ha? Si Ms. Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. Ayun, tayo na naman po ay muling nagbabalik dito sa Hintilang Todo. Ang lakas, wala nang iba kundi 882 DWIZ. Ayun, Ms. Laila, again, going back po doon sa ating pinag-usapan, ano, napakaganda po na mayroong mga companies na nag-o-offer ng ganyang services na talagang nilalapit na po sa ating mga kababayan. So ang gusto ko lang po isang malaman is that anong difference nito doon sa ibang mga provider ng insurance? Kasi nakita ko, aside from you have 24/7 consultation, yung end-to-end, napakaganda niyan, meron pa po bang iba na services? Actually, Sir John,
Yeah, so the thing about assistancy is that we are purely digital, no? We are using the power of technology para mas accessible at mas affordable din ang healthcare para sa ating mga kababayan, di ba? Gaya nga ng nasabi mo, hindi na kasi to leisure lang, kundi isa ng pangangailangan. So para mas marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng access sa healthcare na kailangan nila, we made it more affordable. And to be able to do that, we have also partnered with the best of the best healthcare companies in the country para ma-provide po itong mga benefits na to sa ating mga kabayan. We are partnered with MaxiCare for hospitalization and surgeries, high-precision diagnostics for laboratories, Argonix and Lifeline 16911, at saka Generica Pharmacy po. So mapagkakatiwalaan naman yung ating mga partners na talagang subok na din po. Nice. Ayun po ang kailangan natin. Kasi syempre, ako, alam mo, isa rin ako sa believer niyan eh, ng mga insurance. But of course, I need to know kailan ba ito, who are the companies behind this, yung company profile din. Kasi alam mo, sa Pilipinas, ilang beses na yung parents ko natatakbuhan ng mga pre-did plan na ganyan. Na mga, alam mo na, it's also included in mga insurance products. Ano? Kaya syempre ngayon, we have to be very, very careful. That is why kailangan malaman natin kung sino ang mga companies na affiliates nito, sino ang mga owner itself, mas maganda. Ayan, malaman natin para panatag tayo habang nagbabayad tayo ng premium. Di ba? Okay. Ayun. Bukod dyan, I believe that you have a tie-up or you're also affiliated with OFW family? Yes, correct, sir. So, Diba, with OFW Family Club, which is talagang to advance and to help our migrant Filipinos, no? At ang OFW Family Club, joining them in their activities sa mga paalis bansa, yung mga nagpipidos. We have social media collaboration. Kasi alam niyo po, Sir John, bukod dun sa pagbibigay natin ng quality and accessible healthcare para sa migrant OFWs natin, meron din silang pagkakataong kumita with assistancy. Meaning na pag pumunta sila kahit sa ang bansa man sila po mapunta, if they sign up to be one of our affiliates, they don't need to pay any investment or any capital. All they need to do is just attend our free training and then they can start referring yung kung sino mang mga kabayan natin sa ibang bansa ang makilala nila at gustong ikuha ng healthcare yung families nila dito sa Pilipinas, they can earn commissions also. Ako, nandito ako sa Pilipinas, ang dami ko kamag-anak sa abroad, ang dami kong kakilala. Pwede ba ako dyan? Pwede din, sir. Yes, pwede din. O sige, let's say, sinabi mo merong mga training online. Yes, sir. Mga sex seminars. Paano akong makaka-avail ng training ninyo? And that's free. Yes, sir. So once they have signified yung intent nila to be one of our affiliates, we will communicate with them via email dun sa step-by-step process. Kaya nasabi ko, wala namang bayad. So it's more trainings to invest in time para syempre masagot nila yung tanong, kasi healthcare ito eh. So kailangan, importante masasagot nila yung tanong ng clients nila. And then once na makapag-decide mag-enroll ang clients nila and pay, then they get to earn commissions po. Ayun, ang very important din, syempre, no? Dahil kailangan ng mga kababayan natin yan. So, okay, is there anything else? I mean, saan namin kayo makikita aside from your website, pakisabi mo na rin, or Facebook account, or baka mamaya may mga walk-in na malapit dyan sa inyo na gustong bumisita, makita ang office. Can you tell us about it? Sure po. So, if you're interested either in healthcare policy plan para sa inyong pamilya or kumita with Assistant W at sa family nila na kilala nyo, just get in touch with us through our Facebook and Instagram account. Just look for Assistancy Philippines, no? Or also, our office is located here sa Green Hills sa Platinum 2000 Annapolis Street in San Juan. The good news is, syempre, I'm sure maraming curious, Sir John, no? So para po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Sulong na Bayan, you can actually download our app for free in Play Store. The App Store is search nyo lang Assistancy PH. So make sure na may PH at may watawat ng Pilipinas para sure tayo na yung Philippine version. When you download that, you can create an account and you can avail a free consultation with our doctor. So that next time na may masama kayong nararamdaman kung ano man yan, you can just
call, request na call, parang Facebook Messenger lang yan, and then our doctors will answer you right away. So if they download the app and register today, they will be able to avail yung free consultation na yon pag kailangan na nila. Okay, that sounds really good. Ano? Pinadali na po sa lahat ng ating mga gusto mag-avail sa ating mga kababayan. Kasi alam naman natin lahat ngayon is almost 95% na mayroong FB account, and lahat naman po is napakahilig na sa mga gadgets. So they can easily reach you. They can easily, yung app ninyo, no, na ma-download nila para naman madali na yung kanilang pag-access sa inyong mga services. Okay. So, I want you to give us yung ating mga tigapakinig ng 60 seconds na word of hope. Word of hope, ay nako. This is the Christmas season, and in the past 3 years, ngayon lang ulit tayo makaka-experience to be together, ano. And I know na marami pang takot, di ba, magkaisa, baka magkahawaan or whatever. So this is the perfect timing to really show your love for your loved ones, no? Make sure everyone is covered. Yes. We have been experiencing, hindi man tayo mga kakilala natin na may pangangailangang medical, na hindi na natin siya basta-basta isa-isang tabi. So if there's anything to invest in, I think our health and our life, mga hindi maibabalik yan. This is the right opportunity to show your love and care for your loved ones by providing them an affordable and quality healthcare solution that will help na siguraduhin na sa anumang pangangailangang medical, hindi na mamumroblema ang inyong family sa financial needs. Kung hindi, makakapag-focus kayo sa pangangalaga sa mahal niyo sa buhay with Assistency. And with that, we always wish you the very best po wherever you are in the world. We are glad to be partner with the Filipinos all over the world. Thank you po, Sir John. Maraming salamat sa susunod. And before I let you go, ano, I'm giving you another minute na try to convince me na ano, sige nga, let's say binibentahan mo ako para magkaroon ng idea yung ating mga tikapakinig na gustong maging part agent ninyo kung nasaan man sila. Diba kasi there should be a tagline eh, na how can you convince me in few words, no? Lalo na ngayon sa panahon ngayon, lalo na sa pandemic na naranasan natin, ano? Bakit kailangan ko niyan, di ba? Yeah, so our mission is to help you take care of your families anywhere you are in the world. Diba? Nalaman na natin na physical touch is very important kasi nawala sa atin yun eh in the past 3 years. And now, even without the physical touch, with the power of technology, you can help take care of your loved ones. Magkano ang bawat check-up, magkano ang bawat bayad sa gamot, sa prescription. With Assistency, hindi mo na kailangan magtanong, uy, may kakilala ka bang doktor? May alam ka ba sa ang ospital pwedeng mag-accept? Or may sakit mag-isa ang naiwan mo sa bahay, kailangan iti-deliver ang gamot niya. With Assistency, even the delivery of the medicines to the very home of your loved ones. Libre na rin. So talagang makakapag-focus tayo sa pangangalaga lang sa kanila. We are a mission-driven company that is really here to provide more healthcare to our kababayans kasi nakita natin that it is a very big need na kailangang mapunan sa ating bansa din talaga. No? Ang laking pangangailangan yan. So let's help each other provide yung better access na yan. Magtulungan tayo kasi tayo din naman ang magkababayan. No? Magtulungan tayo na providean ang bawat kapamilya ng isa't isa. Hindi ko mabilang kung gaano kadaming tao in the past 3 years yung naubusan ng pera, ng savings just because walang healthcare insurance yung family nila. And this is the perfect time to open them up to having an insurance for their families talaga. Excellent. Ayun. Again, maraming salamat sa Assistency at maraming salamat for your time, Miss Lila Lai Mohammed. Again, so we will have part 2 na ito, okay? So maraming salamat for the informations na yung binigay sa amin. I have to let you go. At salamat. Alam ko, busy ka rin. Then again, sa ating tikapakinig, nasabi na po kung saan sila makikita. Meron silang apps, meron Instagram, may Facebook account, may office sila. So, you can now access. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Dad. God bless. God bless. Bye-bye. Para naman po sa ating serbisyong publiko, nandyan po ang isa nating kasamahan na si Cap Harold Ramos. Cap, are you there? Nakita po tayo sa ating pumahal ng Barangay May Bangkal, lalo-lalo na po sa mahal nating bayan ng Morong. Nakita po tayo para ready po tayo mag-servisyo. Kumusta po, Ate Lodi? Kumusta, Kuya? Opo, kumusta, Kuya Harold, Kuya Cap Harold, ayun po naman. Ayun,
Kamusta naman po ang kalagayan dyan? Unang-una, alam ko palagi kayong nakatutok sa serbisyong publiko at itong panahon na to, natatala ng mga PNP at ng barangay na tumataas ang crime rate kapag ganitong season. Eh, kamusta po ba ang peace and order dyan sa inyong barangay? Dito naman po sa ating barangay, sa bayan po ng Morong, sa barangay May Bangkal, lalo-lalo na po rito sa amin, eh, di po ba nalipatan tayo ng mga locatees. Very peaceful naman po. May mga kasabahan po kasi tayo mga volunteers na talagang katuwang natin pagpapatupad ho at pagpapadisiplina sa mga tao rito sa ating lugar. Kaya po sa mga volunteers natin, mga guardians, mga HRGI, maraming salamat po sa pakikisa sa amin para mapatupad po ang disiplina at kapayapaan rito sa aming mahal na barangay May Bangkal. Ayan po ang pinaka-importante, isang talagang nakikita ko nagagampanan ninyo, ang peace and order. Yes, may kay Bangkal no, sa lalawigan ng Rizal. Ayun. So, kamusta naman po ang traffic rush dyan sa inyong lugar, sa inyong nasasakupan, ang traffic ng mga sasakyan? Dahil alam natin napakarami ng mga sasakyan, ano? Yung orderliness po sa traffic, kamusta po dyan? Alam mo kuya, talaga, common sense. Nararaglagan po ang populasyon, nararaglagan ng sasakyan taon-taon. Ang kalsada po ba nararaglagan taon-taon? Hindi ba hindi? Dapat po siguro ganyan ang gawin. Pag naglaglag po tayo ng tao, naglaglag po tayo ng sasakyan, dapat pati po kalsada, dadagdagan natin. Okay, magkakas tayo ng mga diversion road, mga... So yun po eh, sakit na po ng ulo sa Metro Manila, umaalis na po mga tao sa Metro Manila, nagpupunta po rito sa mga laylayan, o hindi sa amin naman po ang buhos. Ang tanong ko nga po, nagagagagagang po ang tao, nagagagagagang po ang sasakyan taon-taon. May mga brand new vehicle, mga bagong modelo. Ay may mga modelo sa may mga modelong kalsada po pa tayo nakakaglag taon-taon. Yun po lamang. Wala. Kaya asahan po natin na lalo po sa traffic kasi nga po Christmas time, rush hour, pamilihan, lalo pa po ngayon bukas na ang lahat. Labasan po mga kawa na po mga commuter, kawa na po mga estudyante. Talaga pong ang tagal po natin hindi nakalabas, ang tagal natin hindi nakapagtrabaho, sasalubukan natin traffic. Yun po lamang. Yan, talaga pong ganyan ang namumuno, Kap, at salamat naman at nandyan ka. Ano? Kamusta naman, ano po ang mga paghamon o challenges na meron kayo ngayon dyan sa inyong nasasakupan? Lahat naman po, kuya, yung adjustment. We have nasa adjustment time po tayo. Lahat po ng namumuno, lahat rin po ng mamamayan, nag-a-adjust. Ultimo po mga teachers. Kasi nga po, dati blended. Ngayon po, tayo face-to-face na. So, wag po natin alisin ang pangamba na may COVID at may ibang variant na lalabas. Dapat we are going to be vigilant. 24/7 vigilant. Unang-una, maging malinis po sa bahay para po, unang-una po pala, maging malinis sa hanap po ay sa trabaho. Para kung magkakaroon man po ng sakit, hindi na po maiuwi sa bahay. Then, number one po ang kasipagan. Ang problema kasi ngayon, kuya, practical, tubig, kuryente, pagkain, di po ba? Ay, ang pangulong bongbong naman po, nakatutuwa kasi nariyan po sa agriculture. So, marami naman po tayong mga kaibigan sa agriculture na sumusuporta po sa amin. Lalo-lalo na po yung departamento ng BSWM, mga kaibigan po natin yan. Yan pong mga kasama natin sa Bureau of Plant and Industry. Maski po kami nalipatan, ay kami naman po ay hindi pinababayaan sa mga programa. Sana po magpatuloy ang pagtulong nila. At ngayon po, naranasan po ng mga tao talaga, hanggang grassroots po ang abot ng tulong na galing nasyonal. Hindi po gaya nung nakaraan. Kaya po, sana po magpatuloy po yung mga pagtulong. Yan. So tayo po'y nananawagan sa national, ano po, government na ipagpatuloy po, ibuhos po ang pagtulong sa ating mga local government dahil para ito ay may pamahagi natin ng tuluyan sa ating mga kababayan na nasa laylayan. Ayun. Eh, matanong ko, kabisado mo ba kung ilang public school meron dyan sa nasasakupan mo? Kasi ayan ang isang talagang nagkakost din ng traffic kapag naglalabasan, ano? Ayan yung mga... May tatlong shift yata sa isang araw ang mga high school, ano? Yes po. Sa akin kuya, pagka po pag-uusapan natin ng elementary, high school and college, meron po kami almost 8. Walo. Then ang shifting po namin, umaga, tanghali, hapon. 3 shift po sila. Pero kuya po kuya, gayon ang sinabi ko, tinurang ko po sa inyo. Nararaglagan po ang estudyante, nararaglagan po ang
ang mga nananailangan, gaya po ng kalsada, gaya po ng kalsada, nag-aglaglagan po ba? Dapat po, priority ng gobyerno, nag-aglag po ng kalsada. Pagka po nag-aglagan ang sasakyan, dapat may naglag na kalsada. Pag po nag-aglagan ng mga estudyante, dapat mag-aglag po ng school. Nag-expand. Po niyan yung food security. Yung food security, kasi po, pag po tumaas at tumaas ang mga bilihin, lalong-lalo na po mahirap yung sumesweldo lang na minimum, hindi po magkakasya, may pinaaaral pa po. At ang pinakamasakit pa po roon, bago po sila makarating sa kanilang trabaho, mamamasahe pa po. Kung ang kanila pong pera at sweldo na aabot lamang na minimum na 520, ay talagang napakahirap po pagkasya, napakahirap pong budgetin. Kung ang kanila pong mga estudyante, 3, 4, 5, ay naku po, baka po swerte na makapag-eskwila po yung isa, dalawang anak nila. Kaya po sana, rumami pa po ang trabaho natin dito sa ating mga lugar, sa mga daynayan, para hindi na po sila narating sa Metro Manila. Paano po natin mapararami ang ating trabaho kung wala po tayong disiplina at hindi po payapa ang lugar natin? Kaya nga po, yung tanong niyo sa akin nung una, ang sabi ko po, mapayapa po rito sa bayan ng Morong, at mas mapayapa po rito sa barangay Maybacan para po yung mga investor namin. Dito na lang, para po hindi na po lumuha sa Maynila para makapagtrabaho ang mga tao. Ibunahan ko yan. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun. Naman po. Maraming salamat sa iyong na-report sa amin ngayon. Kuya Cap Harold, meron ka bang gustong batiin o gusto mong pa magbigay ng another 1 minute or 60 seconds the word of wisdom para sa ating mga tigapakinig? Kuya, na po. Sa iyong sasakupan. Kuya, napakasimple po eh. Yung, po na, yung ayaw natin gawin sa sarili natin o natin gawin sa ibang tao. Pagkakuan, mismo. Ay Ate Loli, kumusta po sa inyo? Hoping na talaga pong see you sooner. At ikaw kuya, insan, see you sooner po. At sa mga kasama ko po sa Barangay Maybacan, sa mga empleyado, sa mga volunteers, sa legacy, sa mga BHW, sa mga Lupon. Tuloy-tuloy lang. Totoo naman na pagka may tiyaga ay may nilaga. At kita naman po sa Barangay Maybacan yun. Maraming salamat po. At special mention po sa aking anak na si Ate Isel. Kasama ko po rito. Ate Isel, yun po lamang. Maraming salamat kuya. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Cap Harold Ramos ng Maybacan Rizal. Yun. Kapitan ko yan. Maraming salamat at nakita po ninyo talagang there are challenges talaga sa mga pamumuno pero kailangan labanan. Every day merong mga paghamon, pagising pa lang sa umaga. Hindi lang po yan sa kapitan nating nakapanayam ngayon, kahit naman sa atin eh. Diba? Pagising pa lang natin, andyan na. Simula na ang desisyon. Ayan pa lang. Sa pagdidesisyon pa lang, may paghamon na, may challenges na kung ano ang pagdidesisyonan ko? Pero ika nga, sabi ng isang presidente ng Estados Unidos, i-Englishin ko. Sabi niya, Tagalogin ko na lang, mas madali. No? Mabuti na yung nagdesisyon ako kesa na hindi ako nagdesisyon. Diba? Ganyan po ang mga namumuno. Ayun. At syempre, napakabilis po ng oras. At again, ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo, no, huwag niyong kakalimutan, ang susunod na programa ay Oro sa DWIZ, Observasyon, Reaksyon, at Opinyon, kasama si David Oro. At ayun, ayan po, susunod yan. Pagkatapos nito, ha? Huwag kayong bibitaw. At again, ayun po, ang ating mga nakapanayam ngayon, si Miss Laila Lay Mohamed, siya po ay from Assistancy. At napakaganda naman, na pinadali na yung system ng medical, lahat yan online na. Meron silang doctor na pwede nyo konsultahin 24/7, di ba? Through phone o through chat. Ayun ang sabi niya, pwede na kayong mag-consult kasi andyan pa rin yung banta ng COVID-19. Kaya syempre, nag-iingat pa rin magsilabas yung karamihan nating mga kababayan. At ang kagandahan doon, ang nabanggit na rin kanina, through assistance yan, meron silang isang programa na from illnesses to cure, no? Para talagang hindi ka bibitawan. To medication, from illnesses to medication. Hindi ka nila bibitawan na bigyan ng consultation, dire-diretso, i-check kung ano yung status mo, i-compare yung status mo from before, and kung kailangan i-adjust yung mga medicine, dagdagan, bawasan,
ayun, nagagawa nila through online. Napakaganda talaga ng teknolohiya natin ngayon. Ano? And syempre, again, patuloy uli ako. Mauhulit po ako sa inyo, ha? Na kasi hindi ko mapigilan tumingin dito sa mga dumadaang sasakyan sa kalsada dahil ako po ay nasa labs ngayon dahil meron din akong nilakad at nakita ko na walang tigil po ang traffic. Talaga nga tama naman yung sinabi ni Cap Harold na taon-taon nadadagdagan ang ano ang mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan ng ganong karami ang mga kalsada. Kaya ang dapat natin gawin, tayo as driver, tayo ay maging disiplinado, di ba? Tayo na ang magdisiplina sa sarili natin para naman hindi mahirapan ang bawat isa. Ano, di ba? Tama naman yan. Eh, siyempre, eh, gusto ko rin pasalamatan sa tech natin, si Engineer June Aguba. Sir, brother, magandang hapon sa'yo. Salamat din sa writer natin na si Ms. Judith Estrada Rino, Rashid Locsin, Aram Sancho at Abby Malanday. Sa softbed natin, si Jam Tarayo at si Kim Gomez. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Paano na pag wala kayo dyan? Ayun po. So again, malapit po ang Pasko. Tayo po ay lalo nang nagiging busy. At kung mapapansin ninyo, humahaba ang gabi, umiikli ang araw. At 5:30, dumidilim na. Minsan 5:20 pa nga lang, madilim na eh. Humahaba na ang tulog natin. Kaya kung mapapansin mo, yung mga kababayan natin, pag tinignan mo, blooming. Bakit? Kompleto tulog eh. Mahaba. Dahil pagdating pala ng alas 7, alas 8, inaantok na. So, yun po ang dahilan. Kaya, pag tinignan mo, tignan po ninyo dyan sa inyo, dyan sa newsroom natin, tignan mo nga yung iyong katabi at batiin mo ng, oy, blooming ka. Pakibati mo, kasi mahaba tulog yan. Yan, ganyan. Kaya, kung mapapansin ninyo, no, yung mga mag-out ng 5 p.m, ano, in 30 minutes, ano, in 20 minutes, dumidilim na, it is because ito na yung season na talagang mabilis nang dumilim, humahaba ang gabi, umiikli naman ang umaga, ang araw. Kaya ayun, mas maaga tayong nakakatulog. Although yung iba dyan sa inyo, alam ko na, hindi lang ako, it's guilty of, alam mo na, playing his cellphone ng mga alas 12 na, cellphone pa rin ang cellphone. Ingatan po natin ang ating mga mata. Again, ha? Huwag kakalimutan, ha? Okay, so, ayun po. Tayo po ay magpapaalam na, no? Sa ngalan po ni Ms. Lolly Acosta sa programang Sulong na Bayan, dito po ay si Rider John dito sa Hindi Lang Todo Ang Lakas, DWIC. Huwag kakalimutan, Mr. Benid Oro, ang susunod nating programa. Observasyon, reaksyon, at opinion. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Sa susunod, si Ms. Lolly Acosta, Sulong na Bayan! Sa DWIZ 882.